Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Adrian. So for today's video guys, meron tayong gagawin ngayon dito sa aking mga alagang mga ibon. So ang kailangan lang natin gawin sa kanila is paliguan kasi may mga nakikita ko sa kanilang mga parang mga insekto at saka minsan hindi sila nakakatulog ng mahusay. So tara guys, paliguan natin sila. Pero bago yan guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, don't forget to hit the subscribe button and isama nyo na rin yung tiny bell button para naman ma-notify kayo sa mga susunod ko pa na videos na i-upload. So sa ilang saglit lamang guys, ipapakita ko na sa inyo kung ano ba yung gagamitin natin or gagamitin ko na formula para pampaligo sa kanila. So tara na guys. So welcome back guys. So nandito tayo ngayon, gagawa tayo ngayon ng formula na panligo natin sa ating mga alagang ibon. So gagamit tayo ng wash out intense. Siyempre gagamitin tayo ng spray bottle. So pwede kayong gumamit ng mga pinaglagyan ng inyong mga alcohol. So ayan. And siyempre kakailangan natin ng tubig. So kailangan natin siyang gamitan ng tubig. Ihalo natin yung wash out intense sa tubig. Then ayan. So pwede na natin siyang gawin panligo sa ating alagang ibon. So lilinawin ko lang sa inyo guys. So para saan nga ba itong wash out intense? So sabi dito is for veterinary use only. So ayan, ectoparasiticide. So yun, kayo na bahala bumasan yan. So ang indication dito is shampoo that contains paramethrin, piperonil, ayan, mahirap basahin kasi siya. A tea tree oil that treats and control red mites and lice. It contains the pantenol that provides glossier feathers. So ibig sabihin gaganda daw yung mga balahibo, yung mga pakpak ng ating mga alagang ibon or yung mga manok-manok natin. So meron din siyang eucalyptus fragrance na magtataboy sa mga lamok-lamok. Yan. So para hindi sila na-istorbo sa kanilang pagtulog. So ang kailangan natin is, ang direction niya is mix 10 ml of shampoo with 2 gallons of water. So dip the bird thoroughly in the mixed solutions allowing it to penetrate the base of the feathers. Allow solution to dry up by exposing the bird to sunlight. Do not rinse. So ibig sabihin guys, ang gagawin lang natin is i-sprayin lang natin sila. So dadali natin sila sa labas. So painitan natin sila. Huwag na natin siyang babanlawan. So good for 10 cups daw to. So madilit lang naman siya. So marami tayong ilang beses natin siya magagamit sa pagpapaligo sa ating alagang mga ibon. So tara guys, simulan na natin kung paano nga ba siya ihahalo dito sa tubig. Ito kasi is nagamit ko na siya dati. So ipapakita ko lang sa inyo ngayon kung paano ba siya ginagawa. So nagamit ko na yan. Naka 2 ligo na sila. So paliligoan ulit natin ngayon kasi tatanggal na rin tayo ng mga pinagkainan dun sa tree nila, sa poop tree nila. So may mga seeds kasi sila. So hindi ko na sila nga pala sila hindi ko na sila hand feed kasi pinapakain ko na lang sila ng seeds. So ang seed nila is yung canary, sunflower seeds, at saka yung isa, hindi ko alam kung ano ang tawag dun sa isang seeds na kinakain nila. So tara guys, simulan natin. So ang gagawin natin is hindi naman natin siya ilalagay lahat. So kasi nga is ang sabi dito is sa isang sachet na ganito, ang isang sachet kasi is 10 ml. 10 ml lang siya. So ayan guys, 10 ml lang siya. So sa 10 ml is 2 gallons of water. So maliit lang naman ang gagamitin natin. So 330 ml lang ito. So kailangan lang, konti lang natin siyang ilalagay. So tara. So ayan. Hindi naman natin siya iubusin. Ayan, konti lang siya guys. So napaka konti lang ang gagamitin natin. Ganito lang karami guys. Then hahaluan na rin natin siya ng tubig. So tara, itong napaka-epektibong solution para sa mga alaga natin. Actually iniiwasan din ito na pamahayan ng langgam yung ating kulungan ng ating mga alagang ibon. So hindi lang sa mga lice, hindi na sa mga mites, sa mga kung ano-ano, pwede rin din siya sa pantaboy ng mga lamok. So yung mga alaga natin is makakatulog na sila ng matiwasay. So actually magka 2 years na sa akin itong mga alaga ko. Never pa silang magkasakit. Hindi sila nagkakasakit na, hindi katulad ng mga ibang mga alaga nilang mga ibon is monthly nagkakaroon sila ng mga karamdaman, sinisipon. So ito hindi pa, kaya hindi pa ako bumibili ng mga ano nila, yung mga vitamins na sinisipon, mga gamot-gamot nila. So ngayon sarado na natin. So ayan, nakikita nyo guys yung texture niya.
So may mga buo-buo siyang mga para mga particles or mga parang mga yan, mga buo-buo. So, i-shake lang natin siya. Shake-shake lang natin yan. Para mag ma-distribute lahat ng mga wash out intents dito sa tubig natin. So, i-shake lang natin siya. Yan. So, kapag ka alam mo yung tunaw na siya, wala na siyang mga buo-buo. And then, ang magiging parang kulay niya is medyo light na pink. Oo, yan. Kakulayan lang siya ng konti. Is, pwede na natin simulan yung pagpapaligo sa mga alaga nating mga ibon. So, tara guys, samahan ninyo ako kung papaano ba natin siya paliliguan. Tara guys, simulan na natin. Welcome back guys. Ano? So, andito tayo ngayon sa labas. So, andito ngayon tayo sa labas. Dito natin sila paliliguan. So, ito yung ginawa nating solution na wash out intense. Then, sprayan lang natin siya. So, nandito ngayon tayo sa may init. So, bibilab lang natin sila. So, sprayan nyo lang siya. Pati yung pinakakulungan. Kasi, para mamatay yung mga insekto na kumapit sa kanila. Para na rin sila naliligo. So, pag natapos nyo na siyang paliguan, stay lang nyo siya dito sa ilalim ng ano, ng araw. So, ayan. Nice. So, pag natuyo sila, pwede nyo na siyang ipasok. So, ayan. Nice. So, hindi naman sila mapapano. So, sprayan nyo rin yung mga steel nila, yung mga parang kulungan. Para malinisan na rin sila. Ayan. Kasi pantanggal to ng mga mites, mga insekto. Guys. Ang paganda rin to ng feathers nila. Mga balabalahibo. Chicken cub siya. Pagkatapos guys, huwag nyo na siyang babanlawan. So, as is na yan. So, yung tubig itatapon natin dyan mamaya. Ito. Hindi nila pwede inumin yun mamaya. Tapos na natin siya. Ayan, dito sila nagsisiksikan. Guys. Pag natuyo sila, ayan, magiging normal na rin sila yun. Ngayon lang yun, parang mga nilalamig. Actually, pwede nyo siyang paliguan once a week. Ayan, lalo na kapag maaraw, pwede nyo try sa week. Pero kapag maulan, kahit isang beses na sa isang linggo. Depende kung hindi umuulan. Pero kapag kasikat na sikat naman ang araw, pwede nyo siyang paliguan. Dalawang beses sa isang linggo. So, hayaan lang natin siya matuyo. Many hours later. Kaya nga no guys, hayaan lang natin siyang matuyo. So kapag natuyo yan, pwede na natin sila lang ipasok sa loob. Kasi hindi naman natin sila nilalagay sa labas lang. Nasa loob ko siya ng, nasa loob siya ng sala ko. So yan guys, ano, sana nag-enjoy kayo sa video ko na to. And sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin, mag-subscribe lang kayo guys. Ipapakita ko pa sa inyo yung mga tips and mga tricks kung paano ba mag-alaga ng inyong mga alagang ibon. So thank you guys for watching. See you on the next vlog. Good luck guys. Good luck guys. Bye. We'll be right back.